now. Quarter 1, Week 7. Bawat bahagi ng aking katawan ay may gamit. Mga tatalakay. Gamit ng bawat bahagi ng katawan at mga kilos gamit ang iba't ibang bahagi ng katawan. Mga dapat sagutin pagtapos ng aralin. Ano-ano ang gamit ng bawat bahagi ng katawan? Magbigay ng mga kilos na nagagawa gamit ang bawat bahagi ng katawan. Pamantayan sa pakikinig. Maupo ng maayos. Tumingin sa nagsasalita. Gamitin ang tenga sa pakikinig. At sumali sa talakayan. Balik-aral. Sabihin ang ngalan ng tamang bahagi ng katawan. Mata. Ilong. Tenga. Bibig. Balikat. Dibdib. Tiyan. Braso. Siko. Kamay. Tuhod. Binti. Talampakan. Tuhod. Binti. Paa. Para maging handa sa ating aralin, tayo nang mag-ehersisyo. Sa inawit natin na paatuhod, ano ang dalawang bahagi ng katawan na ginagamit sa pagpadyak at pagpalakpak? Dila, mata, tenga, paa, ilong, kamay. Ang tamang sagot ay kamay at mga paa. Ano naman kaya ang gamit ng mga sumusunod na bahagi ng katawan? Aalamin natin yan sa ating pag-aaralan ngayon. Ako ay mayroong dalawang kamay. At ang bawat kamay ay mayroong limang daliri. Ang aking mga kamay ay nakadugtong sa aking mga braso at mga balikat. Kaya kong pumalakpak, magsulat, magpinta, tumuhit, gamit ang aking mga kamay. Kayo, ano ang gamit ng inyong mga kamay? Mga halimbawa ng gamit ng mga kamay. Pagpalakpak, pagsusulat, pagpipinta, at pagkukulay. Bilugan ang mga larawan na nagpapakita ng paggamit ng kamay. Pagsusulat, tama. Pagkukulay, mahusay. Pananood ng TV, mali. Paggugupit, tama. Pakikinig ng musika, mali. Paghahawak ng mga bagay, tama. Paliligo, tama ulit. Mahusay mga bata. Mga paa. Ako ay mayroong dalawang paa at ang bawat paa ay may limang daliri. Ang aking mga paa ay nakadugtong sa aking mga binti. Kaya kong maglakad, tumakbo, magkandirit, tumalon gamit ang aking mga binti at mga paa. Iba't ibang galaw gamit ang aking mga paa. Gayahin natin mga bata! Naglalakad. Tumatakbo. Tumatalon. Lumulukso.
Lagyan ng star ang mga nagagawa gamit ang mga paa. Naglalakad. Tama. Tumatakbo. Mahusay. Nagbabasa. Mali. Tumatalon. Tama. Dumulukso. Tama ulit. Kumakain. Mali. Ngayon naman, sabihin ang nawawalang bahagi ng mukha. Mata. Tama. Tenga. Magaling. Ilong. Mahusay. Bibig. Tama ulit. Ako ay mayroong dalawang mata. Nakakakita ako gamit ang aking mga mata. Nakakakita ako ng iba't ibang mga kulay at mga hugis gamit ang aking mga mata. Nakikita ko ang iba't ibang mga kulay. Pula, asul, dilaw, kahel, berde, at lila. Nakikita ko din ang iba't ibang mga hugis. Bilog, parisukat, tatsulok, parihaba, at pilohaba. Ngayon naman, ilagay sa loob ng mga mata ang mga sitwasyon na nagpapakita ng paggamit ng mata. Ang unang larawan ba ay ginagamitan ng mata? Tama! Ang pagtakbo ba ay gagamitan ng mata? Mali! Ang pagbabasa ba ay ginagamitan ng mata? Mahusay! Ang pakikinig ba ng musika ay ginagamitan ng mata? Mali! Tenga! Ako ay may dalawang tenga. Nakakarinig ako gamit ang aking mga tenga. Nakakarinig ako ng iba't ibang mga tunog gamit ang aking mga tenga. Paghambingin ang tunog sa tamang larawan. Prrrr! Prrrr! Mamang pulis. Heeeeng! Eroplano. Beep! Beep! Jeep. Kling, 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 kling. Tunog ng bell ng sorbetes. Kring, kring. Telepono. Ilong. Ako ay may ilong. Kaya kong makaamoy gamit ang aking ilong. Bilugan ng mga bagay na may amoy. Ang bulaklak ba ay may amoy? Tama! Ang papel ba ay may amoy? Mali! Ang basurahan ba ay may amoy? Tama! Ang hininga ba ay may amoy? Mayroon din. Ang pabango ba ay may amoy? Mayroon din. Ang sabon ba ay may amoy? May amoy rin. Dila. Ako ay may bibig, mga ngipin, mga labi at dila. Ang mga ito ang tumutulong sa akin para makapagsalita at makakain. Ipasok sa bibig ang mga pwedeng kainin. Ang cupcake ba ay kinakain? Tama! Ang sabon ba ay kinakain? Hindi! Ang martilyo ba ay kinakain? Hindi rin! Ang kahel ba ay kinakain? Tama! Ang chichirya ba ay kinakain? Kinakain din. Pero paalala, iwasan natin ang pagkain ng labi sa chichirya. Ang bato ba ay kinakain? Mali. Ang bulak ba ay kinakain? Mali ulit. Ang ampalaya ba ay kinakain? Tama! Guhitan daw ang tamang bahagi ng katawan na gumaganap sa sitwasyon. Ang sorbetes ay masarap. Ano kaya ang gagamitin natin sa pagtiking ito? Tama! Dila! Ang baso ay mainit. Anong ginagamit natin sa paghawak ng baso? Kamay! Kami ay papasok sa paaralan. Sa paglalakad, ano ang gagamitin natin? Tama! Mga paa! Ang lakas humidik ng katabi ko! Ano kaya ang ginagamit natin para tayo ay makarinig? Tenga!
Manonood ako ng palabas mamaya. Ano kaya ang gagamitin ko? Mga kamay o mga mata? Mga mata! Pag-aralan natin mga bata ang mga larawan sa ibaba. Isang mata at isang mata. Kapag binilang natin, ang sagot ay dalawa. Isa, dagdagan ng isa, ay dalawa. Ngayon naman, sagutan natin mga bata. Sa unang larawan, ilan ang mga tenga? Isa ang tenga. Dagdagan ng ilan ulit ang tenga? Isa ulit. Ngayon naman, ilan lahat ang tenga? Tama! Dalawa. Isa at isa ay dalawa. Zero. Dagdagan ng isang dila. Ang sagot ay isa. Zero. Dagdagan ng isa ay isa. Isang ilong. Dagdagan ng zero ay isa. Isa. Dagdagan ng zero. Ang sagot ay isa. Isang daliri. Dagdagan ng dalawang daliri. Kapag pinagsama, ang sagot ay tatlo. Isa, dagdagan ng dalawa, ay tatlo. Ano-ano daw ang gamit ng bawat bahagi ng katawan? Ang ating mga mata upang tayo ay makakita. Ilong para makaamoy. Tenga para makarinig. Mga kamay upang makahawak. Bibig upang makalasa. At ang mga paa upang makalakad o makatakbo. Magbigay ng mga kilos na nagagawa gamit ang bawat bahagi ng katawan. Merong lumulundag, tumatakbo, naglalakad, kumakain, umaamoy, nakikinig ng musika, nagbabasa, nagsusulat, at marami pang iba. Alam mga bata, hanggang sa muli!